Magandang araw sa inyo lahat yan. Narito na naman po ang panibago nating recipe sa araw na to. Katatapos lang natin ng adobong pusit. Ngayon ay gagawa ulit tayo ng adobong pusit. Subalit datapot ulit. Pero ang ating lulutuin adobo ay kakaiba sa nauna. At ang tawag dito ay adobo sa gata. At sa Bicol naman, ang tawag namin dito ay adobadong pusit. Yes po, hindi ka nagkamali sa iyong narinig. Adobadong pusit. Hindi lang siya nakakatakam, kasi rambayagaan, mga uragon. Napakasarap niya. Tingnan mo naman, itsura pa lang, diba? Lalo na kung iyong matitikman ang lasa nito. Narito na ang ating mga sangkap, mantika, bawang, sibuyas, kaya panuuri mo ito ng buo, asin, laurel, suka, paminta, at ang ating purong gata. At ngayon naman ay pwede na nating umpisahan ang magluto. Kaya magpapainit na tayo ng mantika sa ating kawali. At dahil mainit na ang ating mantika, pwede na tayong mag-isa ng ating bawang. Igisahin lang natin ito hanggang sa ito ay magkulay golden brown. And in less than 1 minute, maamoy mo na ang aroma ng ating garlic. Ayan, hahaluin lang natin ito ng hahaluin para maging pantay ang kanyang pagkakaluto at maiwasan natin na masunog ang ating bawang. At habang pinapanood mo ito, pwede mong sabayan ng kembot ang ating background music. At para naman hindi ka mainip habang pinapanood mo ang videong ito. At tandaan mo, ginawa ko ang videong ito para sa iyo. Ayan, sunod natin pilisa ang ating sibuyas. Ganon din, haluin din lang natin ito kagaya ng sa bawang para pantay na maluto at hindi masunog. At haluin natin ito hanggang sa ito ay maging translucent. Oh, ayan, naamoy mo na yung aroma ng sibuyas. Pwede mo nang isunod ang pusit. At tandaan mo, yan ay naka-high ang setting ng apoy. Hahaluin din lang natin yan para maging pantay-pantay ang pagkakaluto. Mga ilang segundo lang na hahaluin at pwede na nating ilagay ang iba pa nating mga panimpla. Gaya ng ating asin. At sunod nating ihalo ang ating crack na paminta. Bakit nga pala crack na paminta? Bakit hindi buo? Mas mabango kasi pag crack ng paminta, lalo bagong crack lang ito. Haluin lang ito natin ang haluin ng mga ilang segundo bago natin ilagay. Grabe ang bango na niya. Naririnig niyo ang ingay kasi ng itlog ang mga yan. Maganda kasi nakatiyempo tayo ng panahon ng pangingitlog ng pusit. Matitimpong ko rin yun. Huwag kayong maingay. Ngayon ay pwede na natin ilagay ang ating laurel. Parang kilala ko ang apelyedo na yan. Parang nadadaanan ko yan doon sa Lipa. Sunod naman natin na ilalagay ang ating suka. Hahaluin lang muna natin ito ng bahagya tapos hayaan natin kumulo para unti-unti na matanggal ang kanyang asin. Ayan, haluin lang natin ang bahagya at pagkatapos niyan, hayaan natin kumulo. At kasabay niya sa kanyang pagkulo ay maglalabas ng sariling juice ang ating pusit. Pero humaya-maya din, ang juice na yan ay unti-unting mag-evaporate. Mawawala rin dyan. Then that is the time na pwede na natin ilagay ang ating purong gata. Kita nyo, in-adjust ko sa medium ang apoy. Ayan, halos tuyo na, kaya pwede nating ibuhos ang purong gata ng nyog. Pag inilagay mo kasi ang purong gata ng nyog na mayroong pang sabaw, magtutubig yan at hindi magiging malapot ang sauce ng ating ginataang pusit. At tamang-tama naman, dahil wala na nga itong sabaw, mas madali nitong ma-absorb ang ating purong gata at lalong magiging malinamnam ang ating ginataang pusit or adobadong pusit. Pakukulaan lang natin ito ng mga 3 to 5 minutes, then pupwede na natin itong hanguin. Pag nakita mo na medyo lumalapot na ang ating gata, palatandaan yan na malapit na rin maluto ang ating ginataang pusit.
Ayan, mapapansin mo na nag-reduce na ang ating liquid, kaya halos luto na ito at malapot na rin ang ating gata, kaya pwede na natin itong patayin ng apoy at pwede na nating hanguin ang ating usit na ginataan or adobo sa gata. At sa Bicol, ang tawag yan ay adobadong pusit. Wow! Sarap! Siro pa lang yan. Kakaiba ang kulay. Nakakatakam. Kakaiba ang lasa at sarap ng adobo sa gata na pusit kumpara doon sa adobong pusit na ginawa sa pamamagitan ng suka at toyo. At ito ay iba talaga. Ayan, nakikita mo. May itlog sa loob. Ano pa hinihintay mo? Kain na na! I hope na nag-enjoy ka sa panonood na video nito. At kung hindi ka pa subscriber, paano mag-subscribe ka na? Ayan.